Ito ang tinig ng San Manuelenyo Radio. Tatak San Manuel, tatak Tarlac. Boses ng edukasyon na maghahatid sa bawat kabahayan ng mga araling hindi dapat mawaglit ng bawat kabataan. Tinig ng San Manuelenyo Radio. Mga aralin para sa inyo. Tatak San Manuelenyo, tatak Tarlacenyo. Magandang buhay! Isang mapagpalang umaga sa lahat ng aming mga magigiliw na tagapakinig, lalong-lalo na ang mga mag-aaral sa ikalawang baitang. Ito ang tinig ng San Manuelenyo Radio. Tatak San Manuel, tatak Tarlac. Nagagalak kami na makasama kayo muli sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng radyo. Ako po ang inyong lingkod, Ma'am Grace Joy V. Garcin, ang tunay na kaagapay sa pag-aaral ng mga nasa ikalawang baitang. Siguruhin ninyo ngayon na kayo ay nasa komportableng lugar at maayos na nakakakinig sa ating broadcast. Matanong ko lang, kumain na ba kayo? Mabuti! Dapat may laman ang inyong mga tiyan upang maging alerto ang inyong mga pag-iisip at maayos maunawaan ang ating aralin. Sa puntong ito, nais ko nang banggitin at ipaalam sa inyo ang pamagat ng ating bagong leksyon. Handa na ba kayong malaman ito? Kung gayon, talasa ng pandinig at tandaan. Ang ating bagong leksyon ay paggamit ng wasto, ang pangalan sa pagbibigay ng pangalan ng tao, lugar, hayop, bagay at pangyayari. Bago natin simulan ang bago nating leksyon, halina't alalahanin ang ating inaral noong nakaraan. Ito ay tungkol sa pagsusulat ng talata at liham. Naaalala nyo pa ba ang ating mga inaral? Kung ganon, tignan natin kung inyong masasagot ang ilan sa aking mga tanong. Handa na ba kayo mga bata? Sa unang tanong, ano ang talata? Tama kayo mga bata. Ang talata ay binubuo ng lipon ng mga pangungusap na naglalahad ng isang bahagi ng pagkukuro, palagay o paksang diwa. Ano naman ang liham? Ang galing naman! Ang liham ay binubuo ng talata at may iba't ibang bahagi nito. Ano naman ang mga iba't ibang bahagi ng liham? Mahusay! Ang mga iba't ibang bahagi ng liham ay pamuhatan, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas, at lagda. Ano ang laging tatandaan sa pagsulat ng talata at anumang uri ng liham? Magaling! Tama lahat! Laging tandaan, ang pagsulat ng talata at anumang uri ng liham ay kailangang wasto ang baybay o spelling ng mga salitang gagamitin. Ang gagamiting bantas ay dapat wasto. At dapat tama din ang paggamit ng malalaki at maliliit na letra. Talagang natatandaan ninyo pa ang ating mga itinalakay noong nakaraan. Ngayon, alamin naman natin ang mga sagot sa nakaraan nating pagsusulit. Maaari nyo nang kunin ang inyong kopya ng mga sagot at tignan natin kung ilan ang inyong puntos. Para sa unang tanong, kung ang inyong sagot ay pamuhatan, tama. Sa pangalawa naman, tama rin kayo kung ang inyong sagot ay lagda. At kung ang sagot ninyo sa ikatlo ay katawan ng liham, bigyan muli ng isa pang puntos ang inyong sarili. Sa ikaapat naman,
Bating pangwakas ang tamang sagot. At ang panghuli ay bating panimula naman ang tamang sagot. Tandaan, ang pagsulat ng talata at anumang uri ng liham, kailangang wasto ang baybay o spelling ng mga salita. Kailangan din wasto ang bantas na gagamitin at paggamit ng malalaki at maliliit na letra. Binabati ko kayo, sadyang napakahusay ninyo. Ilan ang inyong tamang sagot? Umaasa akong nasagutan ninyo ng mahusay ang ating huling pagsusulit. Mamaya, may maikling pagsusulit uli tayo. Huwag kayong mag-alala, tiyak na masasagutan ninyo uli ito. Basta makinig kayo at itutuon ang pansin sa ating leksyon. Ngayon ay handang-handa na tayo para sa panibagong aralin. Game na ba kayo? Kung kailangan ninyong magbanyo, gawin nyo na iyon ngayon. Dahil sa ilang saglit lang ay hahatid ko na ang ating bagong leksyon. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang ating leksyon ngayong araw ay tungkol sa paggamit ng wasto ang pangalan sa pagbibigay ng pangalan ng tao, lugar, hayop, bagay at pangyayari. Handa na ba kayong makinig at matuto, mga bata? Kung gayon, atin nang simulan ang ating leksyon ngayong araw. Kunin na ang inyong papel at lapis at magsisimula na tayo. Bakit kaya malungkot ang ibang tao kung hindi mo masagot agad-agad ang mga tanong gaya ng anong pangalan mo? Saan nang galing ang iyong palayaw? Saan ka nakatira? Ano-ano ang paborito mong pagkain? Lugar? Laruan? At marami pang iba na dapat sigurado ang iyong sagot. Bakit nga ba dapat bigyang pangalan ang isang tao, lugar, hayop, bagay o pangyayari? May babasahin akong tula. Makinig kayong mabuti. Pagkatapos kong basahin, mayroon akong mga katanungan. Handa na ba kayo, mga bata? Ang ngalan ng tao'y di magkatulad. May ngalang panlalaki at pambabae. Mag-ingat lang sa pagtawag sapagkat pareho na rin ang ngalan ng ibang lalaki at babae ngayon. May ngalan din para lang sa hayop. May ngalan na bagay at ngalan ng pook. Kung gagamitin ng wastot maayos, mauunawaan at madaling matututuhan. May katanungan akong inihanda. Subukan nating sagutin ang mga tanong. Tayo na sa tanong ko, sagot mo. Ano ang ibig iparating ng tula sa atin? Kung ang sagot mo ay ngalan ng tao, hayop, bagay at pook ay di magkakatulad, tama! Pangalawang katanungan. Ano-ano ang dalawang uri ng ngalan ng tao? Kung ang sagot mo ay may ngalang panlalaki at pambabae, hooray! Tama ang sagot mo! Ikatlong katanungan. Bakit dapat maging maingat sa pagtawag ng pangalan? Kung ang sagot mo ay mag-ingat sa pagtawag sapagkat pareho na rin ang ngalan ng ibang lalaki at babae ngayon, magaling! Tama ang sagot mo! Ikaapat na katanungan. Ano ang mangyayari kung gagamitin ang ngalan ng wasto at maayos? Kung ang sagot mo ay kung gagamitin ng wasto at maayos, mauunawaan at madaling matututunan. Bravo! Tama ang sagot mo! Ang salitang pangalan ay hindi na bago sa atin. Araw-araw ay may mga naririnig tayong mga pangalan. Madalas marinig at nakikita natin ito sa ating paligid. At lahat tayo ay may pangalan. Tinatawag na pangalan ang mga salita ng ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari. Ang pangalan ay ngalan ng tao, lugar, hayop, bagay at pangyayari.
Ang halimbawa ng pangalan ng tao ay John, Jasmine, at Nanay. Ang halimbawa naman ng pangalan ng bagay ay lapis, lamesa, at bintana. Ang halimbawa ng pangalan ng hayop ay kalabaw, manok, at ispati. Ang halimbawa naman ng lugar ay Paaralan, Batangas, at Cebu. At ang halimbawa naman ng pangyayari ay Araw ng Kalayaan, Bagong Taon, at Kaarawan. May mga pangalang nagsisimula sa malaking titik at meron ding nagsisimula sa maliit na titik. Mayroong dalawang uri ng pangalan ayon sa kayarian. Una, ang pangalang pambalana. Ito ay salitang pantawag sa karaniwan o pangkahalatang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ang pangalang ito ay nagsisimula sa maliit na titik. Ang mga halimbawa ng pambalana ay guro, aso, lalawigan, bayani, at rebolusyon. Tandaan, ang mga ito ay halimbawa ng pambalana. Ang susunod ay pangalang pantangi. Ito ay salitang pantawag sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ito ay nagsisimula sa malaking titik. Narito ang mga halimbawa. Ang pangalang pantangi ng guro ay Binibining Riza. Ang pangalang pantangi ng aso ay Pichi. Ang pangalang pantangi ng lalawigan ay Cavite. Ang pangalang pantangi ng bayani ay Dr. Jose P. Rizal. At pangalang pantangi ng rebolusyon ay EDSA People Power. Tandaan, ang mga ito ay halimbawa ng pangalang pantangi. Muli, ang pangalang pambalana ay salitang pantawag sa karaniwan o pangkahalatang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ang pangalang ito ay nagsisimula sa maliit na titik. Ito ay salitang pantawag sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ito ay nagsisimula sa malaking titik. O ayan mga bata, alam na ninyo kung ano ang pangalan at mga uri ng pangalan. Lagi niyong tandaan na pangalan ay napakahalaga at kailangang gamitin sa araw-araw ang mga pangalan na tanda ng kaalaman at kahusayan. Iba't iba man ang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari, dapat itong tandaan. Gusto nating tawagin tayo sa maayos nating pangalan na bigay sa atin ng ating mga magulang, hindi ba? Kaya ganun din ang dapat mong gawin sa iyong kapwa. Igalang ang kanyang pangalan. Ang aralin sa pangalan ay aralin sa paggalang. Mahalaga ang pangalan at pagpapangalan dahil sa pag-iral ng lahat dahil ito ang unang pagpalatandaan. Lubusan niyo bang nauunawaan ang ating leksyon ngayong araw mga bata? Naging malinaw ba ang ating talakayan? Sana ay marami kayong natutunan ngayong araw. Tignan natin kung talagang nakinig kayo mga bata. Ano ulit ang ating tinalakay ngayong araw? Tama! Ang ating pinag-aralan ngayon ay tungkol sa wastong paggamit ng pangalan sa pagpapangalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ano naman ang pangalan? Magaling! Ang pangalan ay ngalan ng tao, lugar, hayop, bagay at pangyayari. Ano ang dalawang uri ng pangalan ayon sa kayarian?
Kung ang sagot mo ay pangalang Pambalana at pangalang Pantangi, mahusay, tama ang sagot mo. Ano ang pangalang Pantangi? Kung ang sagot mo ay pangalang Pantangi ay salitang pantawag sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ito ay nagsisimula sa malaking titik. Ang galing-galing mo! Tama ang iyong sagot! Ano naman ang pangalang Pambalana? Kung ang sagot mo ay, ang pangalang Pambalana ay salitang pantawag sa karaniwan o pangkahalatang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari, at ang pangalang ito ay nagsisimula sa maliliit na titik, bravo! Tama ang sagot mo! Magbibigay ako ng mga halimbawa ng pangungusap gamit ang pangalan. Una, ang bata ay naglalaro sa parke. Uulitin ko, ang bata ay naglalaro sa parke. Matutukoy niyo ba kung alin dito ang pangalang ginamit? Tama! Bata at parke ay pangalan. Pangalawa, maagang umalis ng bahay si nanay. Uulitin ko, maagang umalis ng bahay si nanay. Matutukoy niyo ba kung anong pangalan ang ginamit sa pangungusap? Tama! Bahay at nanay ang pangalang ginamit. Ngayong tapos na ang ating leksyon, oras na para tasahin at sukatin ang ating kaalaman ukol sa pangalan. Galingan ninyo sa ating maikling pagsusulit, ha? Maaari nyo na ulit kunin ang inyong lapis at papel. Huwag kakalimutang isulat ang inyong pangalan, baitang at petsa ngayong araw. Huwag ding kalimutang isulat ang bilang ng aralin ng ating pagsusulit na ito. Aralin bilang isa ang iyong isulat. Maaari nyo na ulit kunin ang inyong lapis at papel. Handa na ba kayong mga bata? Iayos na ang mga sarili para sa ating maikling pagsusulit. Makinig kayong mabuti para masagot ninyo ng tama. Ang gagawin ninyo ay isulat kung anong pangalan ng mga salita. Kung ito ba ay pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Isulat rin kung anong kayarian. Ito ba ay Pambalana o Pantangi? Para sa ating unang bilang, Ginoong Arturo Reyes. Para sa ikalawang bilang, Buwan ng Wika. Ikatlong bilang, Kaarawan. Para sa ikaapat na bilang, Paaralan. Ikalimang bilang, Kalabaw. Ika-anim na bilang, Monggol. Para sa ikapitong bilang, Manila. Para sa ikawalong bilang, Brownie. Ikasyam na bilang, Guro. At para sa panghuling bilang, Bag. Nakasunod ba kayo ng maayos? Mahusay kung ganon. Diyan na nagtatapos ang ating maikling pagsusulit. Siguruhing nasagot ninyo ng tama ang bawat pagsusulit. Kung may tanong kayo o nais linawin tungkol sa ating aralin, ay malaya kayong magtanong sa akin sa pamamagitan ng text, chat o tawag. Malakas na palakpak para sa inyong kausayan, mga bata! Ilagay na ninyo ang nasagutang papel sa inyong portfolio at ipadala sa inyong mga magulang sa paaralan upang aking masuri o ma-check. O mga bata, tapos na ang ating leksyon sa araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan at sana ay nag-enjoy din kayo sa leksyon natin. Huwag kalilimutan ang inyong natutunan tungkol sa pangalan. Mga bata, stay safe and stay healthy.
Ako ang inyong laging kaagapay sa pag-aaral, Ma'am Grace Joy V. Garcin. Laging tandaan, alagaan ang sariling pangalan. Ito'y iyong yaman. Tatak ang pangalan, yaman ang pangalan. Dapat pasalamatan, ito'y pagkakakilanlan. Muli, isang maganda at mapagpalang araw. Hanggang sa muli, salamat sa pakikinig!